Selamat. Datang halio sa inyo lahat. Ako sa pamunuan ng Senior Citizens Association ng Barangay San Antonio sa pamumuno ng inyong Presidente, Presidente Mon Quijones at ang kanyang buting may bahay, Veronica, magandang tanghali po. At iba pang mga opisyal na nakatala dito sa ating tatulin, Executive Vice President Julio Arzaga Jr., First Vice President Aurora Fajardo, Second Vice President Gloria Bermoy. Binabanggit ko doon itong mga pangalan nito sapagkat itong speech ko ay binibidyo at malalagay sa YouTube. Mapapakinggan doon yung mga pangalan nyo sa YouTube. At ito ilalagay ko sa Facebook. Kayo po ba nagpe-Facebook? Baka anak nyo, buti kayo anak nyo. Pakisabi mamaya o kaya bukas, silipin lang at ilagay nyo ron yung Senior Citizen, Roy Gogoles, at Antonio, lalabas yan sa Facebook at sa YouTube. Balirinig nyo yung pangalan nyo. Kaya babanggitin ko, Rogelio Secretary, Rogelio Villanueva, nabanggit na ba yung Second Vice President Gloria Bermoy, Treasurer Araceli Labisig, Assistant Treasurer Federico Badayos Jr., Auditor Jimena Alegre, tama ho ba spelling? Alegre. Board of Directors, Naji Arroyo. Wrong spelling. Oo, mali ang spelling. Papa-alis po natin yan. Esperanza Lapid, Elizabeth Wong. Spelling wrong. Letter Z. Oh, mukhang hindi taga-Pilipinas yung gawa nitong tarpulin nito. Elizabeth Wong, Felicitas Casarilla, Jose Deliso, Luz del Dia Regala, Casimiro Odencial, Nicanor Miranda, at Romeo Raimundo. Nicolás. Maraming, maraming papakuhin. Siguro bata ang gumawa nito, kaya maraming balik. Dapat senior citizen ang pinagawa natin ito. Malaking... Diba? Ayusin po natin na. At pina, mag-nais ko rin pagitin siyempre. Ay, dito na si Mayor. Mayor. At dito ang pinaka-ama ng ating sudat, Mayor June Bernabe. At andito din ang pinakama ng ating barangay, Kapitan Paul Casale. Alam niyo na kung ano ang susunod na pupuntahan niya, napanggit na kanina. At ang kanyang mga kasama sa pamunuan ng barangay, Barangay San Antonio, si Kagawa Jerome de Asis, ang ating MC, si Jones Eugenio, Mel Pasco, Kagawa Mel Pasco, si Joy Kibano, si Maureen Gutierrez, at si Tess Castillo. Kompleto na po ba? Una po. Si Ray. Ray Cambal. Baka on the way na. Una-una po, ako'y nagpapasalamat sa pagkakaroon binigay sa akin ng inyong presidente na si Mon sapagkat nakita kami tungkol dito at tungkol sa ibang bagay pa. Kaya yun dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganito klaseng induction program ngayong tanghali ito. Dito mismo, sa pinakapuso ngayon ng Barangay San Antonio, dito sa isa sa pinakamatandang institusyon sa Barangay San Antonio, ito Max sa Sukal. Matagal akong panahon ito. At gusto ko rin pong banggitin na nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat noong mga nakaraang mga taon, 2009, doon sa aking second term, sa second round bilang congressman, marami sa inyo ang tumulong sa akin bilang co-author ng pagpapabago ng ating Senior Citizens Act, yung tinatawag na Expanded Senior Citizens Act. Kasi marami sa inyo ang talagang nanguna sa pagre-reklamo sa pagkabawas ng inyong discount na dati ay 20% pero inapplyan ng BIR, ng VAT, naging 8% na lang, no? Naging 8% na lang. Kaya ngayon ay nabalik na sa 20%. 20% po ang discount nyo. Pero kung kayo po ay
makasabay ko na kumain doon sa isang bayan ko, yung Tropical Hut, yung sa May Jaca. At magpakilala kayo na senior citizen, at ako'y maniniwala na kayo talagang senior citizen. Dahil meron ba, papakilala ng senior citizen, pero parang hindi pa senior citizen ang dating yun. Bibigyan ko kayo hindi lang po ng 20% discount, kundi ng 100% discount. Kanina, binanggit din ni Joe na mahabang panahon na tayo magkakilala. Patunayan, siguro nung ako'y unang umupo, bilang congressman noong 1992, baka lahat ng tao dito hindi pa senior citizen. Sigurado, no? Marami pa lang sa inyo. Siguro noong 25% hindi pa senior citizen noong ako'y unang umupo noong 1992. Sapagat pang-anim na termino ko na ito. Pero gusto kong sabihin na idagdag ko na rito na kahit na anim na termino na ako nagsisilbi sa inyo, minsan hindi pa po ako nag-absent sa sesyon ng Kamara de Representantes. 100%. Ngayon, alam nyo, ang isang sine na napanood ko na parang ako very relevant sa mga senior citizens because it's a very philosophical movie. Science fiction ang dating, yung Cocoon. Naalala niyo, napunod niyo ba yung Cocoon? Ang mga senior citizens yan. The story of Cocoon, yung mga medyo bata, baka hindi naman dito. Ito yung dilemma. Biglang may dumating na mga taga-ibang planeta at nakita yung mga senior citizens na nagpapabata doon sa isang swimming pool. Tapos sinabihan sila ng mga they came from a very advanced civilization. Yung mga from outer space, no? Mga ang tawag ito, extra, mga ET, extraterrestrial sila, galing sa labas. Tinanong yung mga senior citizens, some of them, 75, 80 years old, sabi na, in-invite sila. Sumama kayo sa amin, at kami babalik sa aming mundo. And there, if you join us and come with us, you are going to be there, you are going to live forever, and even if you're already very senior, you're going to have a very meaningful life there. You're not going to grow old, and you're going to live forever. Naging philosophical, kasi siyempre, ang kapalit nun, iiwanan yung pamilya. Iiwanan yung mga anak, yung mga apo, pero ang kapalit yan, mabubuhay sila ng walang hanggan, and have a meaningful life. Yun ang importante. Kasi ano ba naman yung buhay kung hindi meaningful? Well, I will leave it at that. Siyempre, iba-iba ang mga sagot ng mga tao dito. But I would like to stress the meaning, the word meaningful. Because I got that from that very philosophical and very entertaining movie that posed a very big question mark. And I think, Mr. Mayor, tayo po mga leader, Kapitan, tayo mga leader, dapat ang gawin natin ngayon ay gumawa tayo ng paraan para magkaroon ng patuloy na meaningful life yung ating mga senior citizens. Because to them, that is very important. Meaningful. I experienced that when I was in the post office. May kinuha akong mga deaf and dumb, mga deaf mute, no? Yung hearing impaired, tawag sa kanila ngayon, hearing impaired. Noon na kasi yung mga bata, parang pasanin sila sa lipunan ang tingin nila, pakiramdam nila. But then when I put them in the post office as sorters, pag sorter ka, hindi mo kailangan makakarinig eh. All you need are the skills of your eyes and the skills of your hand. Binigyan ko sila ng trabaho. And when I talk to them, they were so happy. You know what I gave them? I gave them not just a gift of a work, not just a gift of money, na siyempre kumikita sila, but a gift of becoming meaningful citizens of the country na may pagmamalaki nila. Pag-uwi nila ng bahay, pwede nila sabihin, hindi po kinuha sa Nigoles bilang kawang gawa. Kinuha sa Nigoles dahil magaling yung skill niya. Mas magaling siyang sorter doon sa post office kaysa sa mga ordinaryong tao na nakakarinig. Kasi yung mga nakakarinig, madali ma-distract. Pero yung mga sorter na medyo hearing impaired, nakapokus sila. And here, yun ang sinasabi ko. Many of you have skills that are still there. In fact, you are even more skillful